I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Uy, siya pa talaga? Tutulog mo lang. Nagigising ka din naman. Huwag na. Hindi mo sure. Pinabilis lang eh. Mayroong upbeat eh. Ito, mayroon siyang collab with Angel Grinder. Kapit lang. Parang kapit ka lang lagi dyan ha. Parang yung uling ipin mo ha. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Musta yung mga kanser, ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaan natin ang mga copyrighted daw ng mga memes ngayong linggo para kay Miss Shaira. So alam mo na, bigyan mo tatlong copyright dyan at tinagad simula. Alam mo naman, napakarami natin pinagdaan ng mga copyright throughout the years kaila Tito Tulfo, mga songs na mga naging memes dyan. At ganito tayo kagaling. Natin kung may iwasan natin yung ma-copyright o ma-takedown din yung video na to. Dali kay Beam. Bye-bye. Doon ako na eh. Doon ko na pinigilan lahat eh. Kada every rib bone ko nagpumasok sa loob eh. Ganda na boses mo ha. Buti ka na tayo maka-operate dyan ha. Ouch, pain, sakit, kirot, pigati, dalamhati. Ucha, meron tayong title sa YouTube. Search nyo. Sa susunod! Sunod! Bulaklak thirst trap. Ang bango-bango. Ah! Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Galing niyo! Bango-bango, ang bango-bango na lulang na. Pag nag-teenage care, pag nag-teenage care, anong lalap sa napsara? Opo, on the spot, singer, songwriter, sausawero. Galing kay Protasio. Pinukpok. Pinukpok na ni Kuya. Paano kayo? Hindi ka ba matatakot nito? Matatakot na ako sumakaya. Hindi ka matatakot? Pilipino ka sa Pilipino. Pag namatay ka, mabubuhay ka ulit. Magiging Pilipino ka na laman. Walang palitan dito. Walang copyright na ibang lahi. Tayo lang. Gwenchana original. Go sa entente. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Wait, siya pa talaga? Para sa streamer. Kumanahan rasa sakit. Rasa sakit. Pili ko yung may ibig sa... Anjii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 
Sudah. Kasi feeling ko kasi ibang tao sa TikTok or sa internet yung kanilang rahara, ano yun, sara sakit. Feeling ko yung masakit eh. Feeling ko iba ibig sabihin niya eh. Parang ano ba to? Parang Indonesian, Singaporean, Malaysian, mga katabi nating bansa. Yun yung tunog niya eh. Sunod! Puyat ka na naman. Puyat ka ng puyat. Ah! Lang matulog. Oo, hindi ako dilat. Puyat mo eh. Uy, matutulog mo lang. Nagigising ka din naman. Wag na. Hindi mo sure. Sabi ko sa'yo. Minsan, ano, maging grateful tayo sa pang-araw-araw. Baka di ka na gumising bukas. Kung pwede mo gawin ngayon, wag mo na ipabukas. Lalo na pag jowa mo yan. Healthy yan. Tama. Pag inamoy bulaklak, amoy na. Tapos balita mo na lang ako. At least, mm-hmm. May napapalipagpupuyat mo. Ah, updated ka sa mga nangyayari. Tama nga. So, updated ka sa mga video natin. Pronto na lahat ng video natin. 1,000 na yun. Huwag ka na matulog. Well, okay, so di na matutulog. 12. Puyat 12. Good morning. Sunod! Ano ito? B-pop no more. Babang sa monopop. Hi, someone has came here, someone earning from it. It was Celo Shira. Ito ka makailan nag number 1 sa Spotify PH Vinyl Songs Chart. Ang Celos na kanta ni Shira. Ang binansagan Bang Samoro Queen. Siyempre, what goes up has been taken down due to copyright daw ayon kay Lenka. Si Lenka ay isang Australian singer-songwriter noon. Alam mo, hinanap ko nga siya kasi di ko na maalala yung mukha niya. Tapos sa mga 90s kids dyan, siya pala yung kumanta na yung just a little bit caught in the middle.
And love is a riddle. Baka mag-top charting din tayo. Magsilos din kayo. So siya pala yung kumanta, no? At nag-garner yun ng hundreds of millions of views sa YouTube. Kasi may mga kilala rin tulad yung Mike Carafone na nakita na napansin ni Lenka dahil nga sinasabi ito ng mga ibang tao sa kanya. At syempre meron dito mga copyright experts na sinasabi, bakit yung ako'y sabog na, di naman kinasuhan ng copyright. Kasi ang copyright, tumitindi ang degree ng copyright na pwede ipataw sa'yo ng original artist, depende kung pinagkakitaan mo hindi. Ngayon, naalala nyo naman yung mismong kanta ni Shaira online. Ito yung mayroong almost 10 million views. Ito ay pinost sa YouTube nitong AHS Productions. Yan yung label na humahawak sa kanya. Meron din silang sinabi, meron na rin silang sagot dyan. Mamaya-maya explain din natin. Pwede kang magkaroon na tinatawag nilang shared copyright. Okay, ito ay specific lang sa YouTube. Iba-iba yan sa iba't ibang platforms at iba't ibang deals. Deals at cooperation na gagawin between artists, labels, and platforms. So, example lang kayo, dahil ang mas alam ko ay sa YouTube, dahil legit tayo lumaki, dito ay meron mga iba't ibang degrees na pwede copyright sa'yo. Ngayon, ang copyright sa mga di nakakaalam, yan ay isang paraan para maprotektahan yung intellectual property mo. Basta meron kang minimal creativity na magawa itong production mo. Ito, example. Ito yung mga lahat na copyright sa akin throughout the years na nalito tayo sa YouTube. At ito yung sinasabi sa'yo, sharing. Meaning, ad revenue for this video is being shared with other copyright owners. Sa aking palagay, dahil di ko naman nakikita yung analytics sa AHS na YouTube, ay ganun yung ginawa ng Lenkap na label, kung ano man yung label na ginagamit niya. Kasi iba-iba yan eh. Pwede kang ma-block worldwide, pwedeng partially block lang sa mismong bansa. Mostly mga Japanese songs, ganito, partial lang. Ayaw nila narinig sa kanila mismong bansa yung kinaka-copyright mo kasi meron sila sarila silang distributor. Iba naman, akin yan, members, mga nasa members version, alam nyo na yan. Iba naman, yan, iniligyo mo mapagkakitaan at iba naman pinapatanggal, tulad ng ganito, pinapatanggal na talaga nila yan, yung mismong owner, gusto nila sa kanila nakikita. Kanya-kanya yan eh, at meron silang freedom para piliin yon. Ngayon, ikaw na lang, depende sa due diligence, ipapakita mo ay ikaw na ang bahala na i-double check kung anong klaseng parameters ang gusto ng copyright owner o yung owner na pagkukuhanan mo, lalo na kung alam mo. Dahil sumagot din sila dito, yung mismong label nila. Yan. So sumagot na rin, ito yung official statement ng AHS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kung winasak ko paano sabihin yun. Sinabi nila dito na nag-sorry sila kung na ganito ang nangyari at available na in all online streaming platforms. Nandiyan pa rin yan sa YouTube. Bakit? Dahil nga in-explain ko nga kanina na sigurado kong may cut na agad yung label ni Lenka doon. Dito kasi pinost pa, di ba nakita natin sa parang poster nila, yung streaming now on all platforms, on Apple Music, Spotify, at may isa pa. So siguro, syempre, kung pipopost mo yun doon, yung mga kikitain mo doon, diba, since nag-top charter ka, yung mga kikitain mo doon na ads, royalties, lahat na nakuha mo doon, sa'yo lang yun. Hindi ka makakuha doon ng cut itong label ni Lenka. Kaya hinabol na nila, kaya hinanap nila. Bakit mo i-upload? Alam mo naman paano lang, yung parody song, alam mo naman na join yung copyright natin. Kasi nga, diba, iba-iba. So, sana dinouble check yun yung label bago nila yung gawin. Kasi nga alam naman natin na pinost sila yun out of fun. Sinabi nga dito, as most of you may know, the melody that we have used originally from a song entitled Trouble is a Friend. Well, ngayon, Celos is a Friend by Lenka. And as of the moment, we're already in contact with their team for us to make Celos an official cover. So sa ako, sa tingin ko, ay babayaran ngayon nila yung sa tingin ng other party ni Lenka na kinita ng kantang to dahil nag-top charting to. Lahat ng ads no, lahat ng kinita no, dapat may cut sila. Kung di man cut, buong dapat nila ito makuha. Depende kung meron silang tinatawag natin na license. Iba-iba na naman yan. Mga licenses, minsan one time mo lang pwedeng gamitin. Pero ngayon sa legality na pinag-uusapan natin, na napag-desisyonan na lang ng kanilang team na i-take down na lang on all platforms. Kasi ang sa tingin ko talaga, hindi talaga nila nakuha yung lisensya noon. So para nangyari, gagawin lang namin to hanggat hindi kami nahuhuli. So medyo bad business practice yon. Pero ako at least, ginawa na nila yung tama. Hindi ko alam ba't kinailangan pag ganito katagal ang mangyari para sa ating queen of Bangsamoro Pop. Dapat alam to ng mismong management kasi feeling ko naman yung mismong kumakanta ay hindi alam yung nangyayaring to. Ito kasi business related na to. Iba kasing creative na mga endeavor na ginagawa ni Shaira kasi maganda naman taga boss niya compared dun sa business side. Yan ang mas mahirap eh. Diba? Yan ang mas buhol-buhol pagdating sa mga ganyan. So yan. Again, thank you very much and hope ping for your understanding. At so, i-re-upload din daw nila to sa takdang panahon. So ito yung mga example ito. So sinabi ni Friends Vargas, nag-post siya ng kanyang mashup para makita nyo yung diferensya.
Ayan. So sa ilalim yung kay ano, Lenka. Ba? Pinabilis lang eh, mayroong upbeat eh. Hey! Oh! Kumbag sa Moro Quinto, copyright quit! Bad mo ginawa yun. So napagalitan lang naman sila. I doubt lumaki pa to sa mga legal complications na dala-dala ng ganitong klaseng copyright. So ito yung mga examples sa mga pinakilalang lawsuits sa music industry. Meron yung mga halatang talagang hindi masyado pinag-isipan tulad ng ito kay Dua Lipa. 2020. No, parehong-pareho. So ngayon, hindi porket parehong-pareho, ibig sabihin naman nanalo ka. Napakaraming technicalities na dala-dala niya. Example lang, kung ginamit lang yung sample mismo ng beat, meron naman minsan gusto lang ng other party na meron na silang cash, babayaran mo lang bigla yung cash. Minsan naman gusto lang yung lahat ng royalties going forward sa kanta mo, meron silang cut. Napakarami niyan eh. Depende yan sa lawyer at depende yan doon sa artist at doon sa complainant kung ano yung gusto nila makuha. And kung mananalo nga sila sa korte, kung talagang malaki nga talaga yung difference or kung parehong-pareho talaga, tulad naman itong kay Taylor Swift na malayo-malayo dun sa ng kaso sa kanila. Hate haters. Ang layo eh. To shinake it off lang din to. Iba-iba rin. Meron dito naglagay. Kasi ang hirap kasi 8 notes nga laman. Diba? Iba-iba yung mga tugtog. At meron dito. Yung una, may motion to dismiss yung kay Dua Lipa. Tapos yung naman kay Taylor Swift. Medyo nag-reach siya talaga eh. Talagang na case drop yon. Iba-iba yan. So, examples lang naman. So, ngayon, para matanggal natin yung sama ng loob na yan. Dahil magbabalik din natin pinakamakamahal na Queen of Cellos Pop, Shaira. Let's go! Galing naman. Ito, mayroon siyang collab with Angel Grinder. Woo! Na-imagine ko na lahat ng mga sumasalo tito niya pa nagiinuman. Okay. New Emotion Cellos, galing kay Piga. At di ko alam ba't ba nagkakagan. Ayan, at di rin niya alam ba't nagkakagan to. Bakit tinanggal sa top 1 chart? So, malay mo, magbabalik din yan pag na-secure na nila yung rights at licenses na kailangan nila. Ito, mas matindi to. Sila Nicki Minaj naman to. Bangsamoro Mix, yeba! Yo, pink Ferragamo sliders on deck. Oh, buta tatlong kanta rin nag-remix. Hayop! They get much less. Malagagagato! Okay, okay. Tito Pao Brain Rot. Haha, kamukha ako leche. Ano to? Ako boba. Ay, takto, pinakapula din. Aray, aray. Ah, hindi ko na kaya. Bahala kayo dyan. Sunod. Kala kay John. Tangi lang yan. Sige na pa, John. Okay, like, at least hindi matigas. Diba? At least malambot yung binagsakan mo. Kung bumagsak ka dyan ng bukas pa, ako, hindi lang kasado yung basag, pati yung pati katawan mo. Sunod! Singapore. O Singapore. Ang yaman pala ni River Cruz. Bakit? Meron siyang pag-aari dito, may business siya dito. Kino? Kino? River Cruz. Si River Cruz ba yung dancer na jowa ni Julian San Jose, o? Oh? Si River Cruz. Bad trip, leche. Sunod! Bawal mag... Tama nga naman. Pag umihi ka dyan, dapat nagmumuno ka pabalik. Sunod! Ito, advanced learning. Naam, yes. Naam, Anahena. Yes, nandito ako. Ah! Dalawat, kaliwat kanan na copyright, pero hindi nata copyright kay Mozart. Masalama. Paalam. Oh, salamat daw! Gito rin ako mag-cram eh. Gito ako mag-cram kay Elahebabi, tsaka si Cellos Queen. Sunod! Hindi mo maka-copyright si Ding Dong, gamit si Ding Dong, okay? Copyright exception na yan, ha? Bawal yan. Sunod! Ano ito? Kalagay Shadow. Ooh. When this character is our Filipino. Mickey, puto ka na mo! Anak na mo! Pakita mo, Goofy! Hayop ka! Fucking Filipino Disney characters, bro. Ay, salbahe! Salbahe naman ang bata nito! Mom, can we go to Disneyland? Hey! You already have Disneyland. Talk to Tito Mick. Disneyland at home. Red horse, putay na mo. Alilis na magmura ng putay na mo. So na, tiyan kay Tito Lai. Inang lugar to? Yung gitna baha.
Oy, tingnan na naman. Ng tao, may sasakyan. Tapos yung natitirang daan. Wala nang dadaan! Wala na! Leche sunod! Retire Brown. O, di ba ang talino na nakaisip na itong bag na to? Kinaparate siya ng civil engineer. May electrical pala, sorry. Aliw naman ang bag na to. Eh, di ba yan? Ano ko sa yan? 220 o 3... Bili mo na lang, pang flex. Ayop, sunod! Ooh, anime? Wow! Ano anime to? Anong anime to? Nice edit. Hindi ako naniniwala na totoo to. Pero ganda. Minas pa talaga nito. Leche. Ayoko na, makapiray tayo dyan. Sunod. Oh, ba't yung Matrix dyan? Ubo ka ang bulaklak, dadaan ang reyna. Ay, kanil sa akin niyo. Sino sabi ni Samsung yan for sure? Taka ba, lata ka ulit, ganyan. Bilang isang Samsung enjoyer, hater ako ng mga ano, iPhone, Apple users dyan. Tapon nyo na yan. Is this song sample from this Filipinos 80s icon? Heva B? Papabaero daw ako. Copyrighted na yan. Ang sakit sa... Aray, tayo. Tapati yung tutuli ko. Nakuha ni Lenka. Leche, gala kay Sir Sacho. Mamen, mamen. Luto tayo ng fried rice. Lagyan natin ng wanting toyo. Uy, adobo! Leche, sunod. Gala kay JC. Kaya parang Pac-Man. Trip. Ay, nahabol ako ng Pac-Man. Upo. Okay ka lang, wawa ka naman, Leche. Ano, parang asama matawa doon eh. Pero kasi nakakatawa yung tunog niya. Sana hindi nalang siya nasasaktan. Sana, ano yun, sana birth defect na lang yun. Ito ba isa dyan? Hindi ito racist ganun kay Alias. Wala pa mong N-word yun. Ito ang liga. Liga, liga. Ito ang liga. Oh! Sunod. Video kay sa Hiwai Challenge. Ang hirap mga copyright pag ganito. Kapit lang! Parang kapit ka lang lagi dyan ha. Parang yung huling ipin ko ha. Laging galing. Pareho silang bungi. Paano papapasa yung microphone sa kabila? Pamalaglag yan ha. Di ba hirap yung copyright yan? Hindi mo literal na tumatakbo ka sa batas. Tumatakbo ka palayo. Thank you, Philippine. I love you too! Ito pa rin tayo! Ito, may hirap matalo sa ito. Mahawak katalo ka itong dalawa ito. Di pwede lumabas ng ipin. Yan kay Thai Style. Oras na para gumawa. On the wave, 1, 2, 3! Ingit lang kayo kasi di kayo ako! Yung naiintindihan! Na 1, 2, 3 ko lang yan! Sunod! Pagkain sa microwave. Benin, Benin, Chiron. O nga, ano? Ano yung effect ba yan? Ah, umiikot yung stage. Ano kay paper bag TV. May sira kasi microwave mo, hindi gumagalaw yung score, oh. Okay? Hindi gumagalaw yung timer mo. Okay na, mamakapiright tayo ni Ed Sheeran. Sasabay ka na pag inanat ko yung itanong ko sasabay yeah, ka. Pakalati mo yung pera! Sino na nakakaisip gawin to? Pwede diba makita yung loob niya kung may pera pa? Diba ano nga mayaman ka daw yung mga yan? Ito, galing kay Tita Pao Pigati Party. Galing kay Nora Hio. What? Tanggalin ang Pigati! Ito pala gumawa ng nilasing na babay. Woo! Leche, puro copyright na kanta. Saya, sunod! Kaling kay Carlin Pop. Ayan. Tangin na, pupok yung bahay pero yung tae dun sa bowl hindi man na nagalaw. Okay nang ina! Ang tae, mahirap masulog kasi ano yan, liquefied na yan eh. Ano ba? Sunod! Which side are you? Steam Show My... Ayan, ito yung mga hindi mo na kailangan i-copyright eh. Ano lang yan, nire-respeto ko pareho yan.
siguro mga 60 times out of 40, fried siomay pa rin ako. Iba yung texture is flavor, ika nga. So, dad, okay, wewu. Si Coco. Ito ako kumain pag meron siya. Ay, Coco Martin! Ayun si Coco Martin ko! Dirite, oy, si Mama Coco na. Remember me. Ito ko na naman, ito bad trip. Sobrang wasak na yung humor ko. Mas natatawa ko sa di naman dapat nakakatawa. Ah! Ito tagal huli-huli. Pa-huli! Hey! Paano? Si Manny, mas kamukha pa ng anak niya sila si Manny eh, no? Bakit ulit na ulit si Manny? Ano ba naman yan? One time lang, Manny! Masyado kang game na game eh. Lakas talaga ng lahi ni, ano, ni Manny, no? Ano? Ba't ganon? Parang ginaya lang ni Manny mukha niya. Layo tulad ito sa ating mga video kayo. Gusto para mga ganito, tumawa ka, talo ka, click nyo na. Kung hindi, magsisilos ka din. Paolo lang mamahala. Shoo!